ang pag-unlad sa agrikultura sa kanayunan ng unang hangarin ng PRDP o Philippine Rural Development Project ng Kagawaran ng Pagsasaka. Ngayong araw ay ating aalamin ang kabuuan ng PRDP at ano ang mga components nito. Ako po si Nicole Burgos dito sa last episode ng first season ng MANA, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Isa sa mga suliranin ng ating mga magsasaka dito sa ating bansa ay ang kakulangan ng mga maayos na kalsada patungo pamilihang bayan. Karaniwan na itong tagpo sa mga liblib na lugar dito sa ating bansa na kung saan ang mga tanim na gulay ay ibinabiyahe sa mga lubak-lubak na daan na nagtutulot ng pagkabugbog o pagkasira nito. Sa panahon ngayon na kung saan ang pamantayan ng mga mamimili ay ang pisikal na anyo ng produkto, napakahalaga na mapanatili ang kalidad ng mga aanihing produkto. Kaya naman, sa tulong ng World Bank at ng ating pamahalaan ay sinimulang buuin ang Philippine Rural Development Project o PRDP. At ang Philippine Rural Development Project, ito ay isang proyekto ng gobyerno under the Department of Agriculture, which established for a modern, climate smart, and market-oriented agriculture and fisheries sector. This is, funded ng loan proceeds coming from the World Bank and the Government of the Philippines through the Department of Agriculture and the local participating local government units. Taong 2000 nang unang makilala ang PRDP bilang Mindanao Rural Development Program na layuning iangat ang buhay ng ating mga kapatid na magsasaka sa liblib na bahagi ng Mindanao. Dahil sa magandang resulta nito ay sinimulan itong iimplementa sa buong bansa noong 2014 bilang Philippine Rural Development Project. Agri, no pa more! Development project ay may apat na components. So, ito ay yung una yung tinatawag nating high plan or the local and national level planning kung saan ito ay naglalayo na ma-improve yung agriculture and fishery modernization plan through a scientific based tool kagaya na sinabi ko nga yung kanina yung vulnerability and suitability assessment. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paggawa ng Provincial Commodity Investment Plan. Pangalawang component is the Infrastructure Development Component, kung saan itong component na ito, dito nagmumula yung ating mga proyekto sa ating mga infrastructure, kagaya ng park-to-market roads, mga bridges, mga communal irrigation system, mga potable water system, other infrastructure and civil works na sumusuporta sa enterprise development sub-project ng isang local government units. So, ito ay para magkaroon ng linkage ang production papunta sa pagmamarket ng produkto ng ating mga farmers. And then, isa rin sa pinopromote ng infrastructure development component ay magkaroon ng sa pamamagitan ng mga proyekto ng infrastructure ay magkaroon ng value adding ng mga commodity ng ating. Pangatlo is the enterprise development component kung saan dito ang ating mga cooperatives or associations sa ating mga barangay at munisipyo ay ini-encourage natin na sumali sa enterprise development component dahil gusto natin na magkaroon ng direct na benepisyo ang ating mga magsasaka sa PRDP para magkaroon ng inclusive growth at maramdaman ng ating mga magsasaka na sila ay talagang tinutulungan ng Department of Agriculture through PRDP. So, meron tayong mga enterprise or livelihood projects na inaaprobahan sa under IRIP component. Ito yung mga iba't ibang proyekto natin sa mga livelihood kagaya ng pagsuporta sa mango industry, sa mango trading natin, sa onion, and sa rice, sa lowland vegetable, and meron din tayo sa animal raising, meron din tayo sa food processing, at iba pang commodity na pwede natin supportan. Meron din tayo sa fisheries, which is a support sa sardinas ng probinsya ng Bataan. Apat, yung high support. So, ito naman yung support, different units supporting the implementation or yung ito yung mga units na sumusuporta sa pag-implementa ng mga project natin sa PRDP. Agri, no pa more!
Ang PRDP ay may apat na layunin. Una rito ay ang mapataas ng 5% ang annual income ng ating mga kapatid na magsasaka. Hangad din ito na mapataas ng 20% ang access sa serbisyo na ibinibigay ng kagawaran ng pagsasaka, gayon din ang mapataas ng 7% ang halaga ng marketed output. Dito sa gitna ng Luzon ay ilang mga infrastruktura na ang naipatayo sa tulong ng PRDP, kabilang na ang mga farm-to-market roads, communal irrigation systems, trading posts, processing facilities at iba pa. Kabilang sa mapalad na nabiyayaan nito ang bayan ng Talavera sa Nueva Ecija sa tulong ng farm-to-market road na may habang 2.7 kilometers at binabagtas ang tatlong barangay ay napadali ang araw-araw na pamumuhay hindi lamang ng mga magsasaka kundi pati na rin ang mga simpleng mamamayan ng naturang bayan. Ako nga pala si Jolly Gabuat, taga Basangamog. Isa akong farmer's onion. Kasi dati, rough road pa ito, matagal ang biyahe. Kaya yung mga pumapasok na buyer dito, nahihirapan. Yung mas mabilis na biyahe ngayon, kan, simiento na, gano'n. Na mahirapan yung mga ahenteng pumunta rito. Ano pa, pasalamat nga pala ako sa PRDP ng marami at simiento na itong karsada namin. Ako po si Romeo Domingo na nakatira rito sa Barangay Basanghamog. Ang hanap buhay ko po ay magbubuti lang. Opo, araw-araw po akong dumadaan rito at dahil andito lang po yung bahay ko, nagpapasalamat po at nagawa rin po itong kalsada namin rito. Dahil pagkatago lang po talagang nababaho po rito. Panay ang ulan. Ngayong nasimentado na po, nagpapasalamat po kami sa inyo. Nakatulong din ang naturang kalsada sa mga kabataan ng naturang lugar sa kanilang pagpasok sa paaralan. Nung wala pa po yung sementong ito, mainit po, maalikabok, maputik po. Ngayon po, hindi na po siya maputik, hindi na po maalikabok po. Mas mabilis pa po kaming makakapasok sa school. Sa bayan naman ng Maria Aurora sa lalawigan ng Aurora ay isang munting komunidad ang mapalad ring nabiyayaan ng farm-to-market road. Sa haba nitong 2,300 meters ay nabenepisyuhan ang mga magsasaka ng barangay San Joaquin at Kadayakan. Ngayon ay madali nang nailuluwas ng mga magsasaka ng naturang lugar ang kanilang mga produkto kagaya ng nyog, palay, saging na saba at iba pa. Magandang hapon po ma'am. Ako po, Kenin Bayay, bilang Pangulo ng Farmer Association dito sa Barangay Kadayakan. Okay, ma'am, kumbaga no, kung maibigayin ang mga produkto namin, imbis na dalawang oras namin iupal ito ngayon, baka 30 minutes na lang, andun na kami sa bayan para maipagbisa namin ng mga namin. Malaki ang angkot sa oras. Yung unang kalsada ay bako-bako kaya madaling masira ang mga tricycle namin. Gulong, madaling mabutas, mga kasulina na konsumo. Itong kalsada pati parang protection namin lalo na dito sa Sitio Anggo, yung mga kabahayan dito. Parang protection itong kalsada at hindi magdaling pag bumaha yung tubig ay hindi masyadong aapaw. Kaya malaking tulong ito niya. Masasabi ko lang ma'am, maraming salamat po at nakatanggap kami ng ganitong project o kalsada. Malaking tulong sa amin sa mga magsasaka at ng mga produkto namin ay madali na namin mailabas. Ngunit, tulad ng ating mga pangarap, hindi naging madali para sa mga mamamayan na naturang barangay ang maisulong ang pagpapagawa ng naturang farm-to-market road. Ngunit, bandang huli ay nanaig pa rin ang kanilang panalangin sa may kapal. Ako po si Gagawad Estrella Pilo. Dito sa Barangay Kadayakan at ako po ang may sakop dito sa Purok 7. Purok 7 po dito. So, malaking pasasalamat din ang iba'y nakaabot namin sa inyo mga ma'am, sir, pati
parang may karanasan kasi ako nung ano. Nung inaayos namin itong daan. Ang dami-dami namin narinig na salita. Andiyan ka na pagsabihan kami na ano na mukhang pera. Pinayagan namin itong project na papasok dito kasi maraming magpupunta sa amin. Lalo na dito sa pagitan ni Sir Silvestre Abgiligan. Umabot pa kami sa Baguio para mapirma ng right of way. Bago sila pumirma, marami kaming nakain sa alita. So, ang tuwa namin nung malaman namin na matutuloy na talaga itong project dahil ito ay sinimulan namin is 2013-14. Akala namin hindi matutupad. So ngayon, natupad na kaya lahat kami buong samahan ng barangay official. Papasalamat kami talaga dahil ang daming hamon, naging hamon sa amin. So maraming salamat sa inyo, sa pagtulong ninyo dahil napakalaking improvement po ito para sa amin na nandito, lalo na sa aming mga estudyante at saka sa mga, lalo na sa mga buntis. Wow. Minsan may hindi nakakaabot sa ospital dahil sa hirap ng daan, napapaanak na lang sa sasakyan. Sa ating pagbabalik ay kikilalanin natin ang mga naging benepisyaryo ng Philippine Rural Development Project dito sa gitnang Luzon. Dito lamang po yan sa MANA, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Maliban sa mga infrastruktura ay nangunguna rin ang gitnang Luzon pagdating sa enterprise development. Isa sa mga umaasa na mabiyayaan na enterprise project ay ang mga magsasakan ng Bukal Farmers Cooperative sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Ako nga po pala si Ferdinand Santos, chairman po ng Bukal Farmers Cooperative. So nag-umpisa po kami magbuo noong 2008. Pero narehistro po siya noong February 2013. Sa ngayon po ay binubuo kami ng 42 members. Halos lahat po ng miyembro namin ay nagtatanim ng ampalaya sa ngayon. At kasama po namin yung dalawang barangay, yung Bulusukan at saka Buon Namangga. Saan nagsanib pwersa nga po kami para maging isang triple B. Yan po yung Bulusukan, Buon Namangga at Bubulong Mountain. Iyon yung ginawa namin, pangalan ng enterprise. So bali po yun, magpapatanim po kami ng ampalaya na may kabuoang 27 hektarya, quarterly po. Yun pong tatlong kooperatiba. At yun pong aming itatanim na ampalaya ay idadried po natin para gawing charantia. Kalakip ng kanilang hiling ang isang drying facility na gagamitin upang mas mapalakas pa ang kanilang kita. So bali po yung pag nandyan na yung patuyuan, hindi na po kami masyadong mamamroblema na kung saan namin dadalhin yung aming mga inaaming palaya. Kung saan magkakaroon pa ng dagdag na trabaho para doon sa aming mga kabarangay na malapit lang, hindi na kailangan dumayo pa sa ibang lugar. Maliban sa enterprise ay nabiyayaan din sila ng 10 kilometrong farm to market road na labis na makatutulong upang mapabilis at mapalakas pa ang produksyon nila ng ampalaya. Ang nakatulong po ng malaki sa amin yung karsada na binigay nila na 10 kilometro kung saan ay nakakauwi na kami ng mabilis sa bayan. Yung mga produkto naming gulay ay nadadala namin ng sariwa sa pamilihan. Isa po yun sa magandang naging pakinabang namin. Hirap pong magpasalamat kasi sa sobrang galak namin, hindi namin iniisip na kami pala yung magiging dahilan kung bakit masisimento yung aming dalansangan na matagal na namin pangarap. Napakalaking bagay po nito dahil dun sa munting ampalaya na gagawin nating gamot para doon sa mga diabetiko, may kasama pang karsada. Tapos puso po ang pasasalamat namin sa lahat ng may kinalaman kung bakit dito napunta sa amin yung proyekto. At handa naman po kaming tanggapin ng buo sa aming puso at
ibalik sa kanila kung ano man yung nararapat. Sa lalawigan naman ng Zambales na kung saan matatagpuan ang kinikilala ngayong pinakamatamis na mangga sa buong mundo ay isang samahan din ng nabiyayaan ng Small Livelihood Project mula sa PRDP. Sa tulong ng trading station na ito ay inaasahang magkakaroon ng direktang merkado ang mga miyembro ng Amungan Farmers Multipurpose Cooperative. Magandang tangali po. Ako po si Dante Sosa, chairman po ng Amungan Farmers Multipurpose Cooperative. Sa itatayong ito kaya malaki paglaban talaga sa amin dito sa Amungan dahil hindi lang po, sabi ko nga kanina, mabibigyan ng trabaho yung iba. Hindi lang yung membro ng co-op, hindi ang komunidad din. Ang may tutulong po nito, isa, siyempre alam naman po ninyo, mangga eh, hindi naman po seasonal lang po yan eh. Siyempre kahit na hindi po panahon ng mangga, magagamit din po yung trading station. Pagka off-season po ng mangga, pwede mong magkanto tayo ng palay. Mga produkto po ng magsasaka. Hinahangad din ang mga miyembro ng kanilang samahan na matulungan ang ibang magtatanim ng mangga sa kanilang lalawigan sa tulong ng pagbili ng kanilang mga produkto. Labis po kami nagpapasalamat sa PRDP dahil matagal na po namin itong hinihintay. Ano po? Kami talaga yung natutuwa. Ito yung matutuloy na. Kasi marami, halos mga magmamangga dito sa amin, kinatanong po yung sa amin. Matutuwa sila dahil nga, magkakaroon sila ng trabaho. Yung mga, imbis na nga sila magde-deliver sa malayo, kami na mapapadali po yung pagbibinta ng mangga. Hindi po sila nasasamantala ng mga traders na binabarat. Isang susi rin sa magandang kalidad ng mga ibinibentang produkto ay ang tamang pag-iimbak dito pagkatapos maani. Kaya naman, isa sa mga proyektong ibinibigay ng PRDP ay ang mga post-harvest facilities. Ay, ako po si Primo Natividad, ang chairman ng Pulumbuli, MPC. Sa ngayon, meron kaming humigit kumulang 100 miyembro na may pera na may get 6 million ang share capital na may ito. Ay, yung co-op namin ay nagsimulang mag-operate sa pangungutang lang sa land bank at ginagamit na pantanim sa palay. Noong 1999, nagsimula kami mag-sibuyas. Hanggang ngayon, nagsisibuyas na kami. Noong ipakilala sa amin ang project ng PRDP, noong 2014. Pinakilala sa amin ng True DA galing sa OPA. Tapos yung launa niya. Naganap sila ng mga posibleng pwedeng recipient ng project na ginaan sa pamagitan ng marka. May markang ginawa ang PRD pero ginawa lang po paano. Madalit sabi kami yung nakuha na sa project. Sa pamagitan ng PRDP, inaasahan namin na magkakaroon kami ng lakas para kontrolin namin ang pagdaloy ng sibuyas. Hindi naman nangahulog ang gusto namin ng mataas. Hindi lang kami papayag na parati na lang negosyante ang kumikita at ang magsasakay hanggang bukid, anihan lang. Sa PRDP, pwede na kami mag-market ng sarili namin, mga ani na magsasakay. Sa pamamagitan ng naturang onion hanger ay masisigurado na mas lalaki pa ang makukuhang kita ng mga magsisibuyas sa bayan ng Santo Domingo. Matutulungan din sila ng PRDP na mabigyan ng direktang merkado para sa kanilang mga tanim na sibuyas. Ako si Ginoong Romeo Gallardo, may asawa at may apat na anak. Ako ay nasabi sa Pulumbuli Cooperative. Kaya maganda at dumating kayo, napili nyo kami. Eh yun lang, parang sa ibang cooperative, huwag naman sila matatampo, medyo lamang na kami. Mas sigurado na yung pananaw namin. Kasi nung nakalilipas,
Eh, parang naghuhulaan lang kami eh. Hindi namin alam. Aani nga kami, hindi naman namin alam kung ano kapalaran namin pagdating sa market. Eh, parang ngayon, medyo malinaw sa PFDP. Maganda nga at kami ang napili nyo. Dahil sabi ko nga sa inyo nung nakararaan, parang alam direksyon ng pagdating sa marketing na itatanim namin. Nabibigyan kami ng puhunan. Doon nga lagi, sa marketing. Eh ngayon, dumating kayo. Kaya parang nagkaroon kami ng pag-asa. Makakalaban na kami sa kone. Malalaking buyer eh. Sa tulong ng PRDP ay libo-libong magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nabigyan ng panibagong bukas. Naniniwala ang kagawaran ng pagsasaka na sa tulong ng mga programa kagaya ng PRDP ay hindi malayong makamit ng ating bansa ang kasapatan sa pagkain at mabigyan ng pagkakataon ang ating bansa na makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Naway marami pang magsasaka at mangingisla sa ating bansa ang umangat ang estado ng buhay at magkaroon ang bawat pamilyang Pilipino ng sapat at abot kayang pagkain sa pagkainan. Maraming 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 salamat sa lahat ng tumangkilig ng 13th episode ng Season 1 ng ating programa. Abangan niyong muli ang mas pinabongga at mas pinagandang mana, maunlad na agrikultura sa Nayon.